Pumanong na ang TV, film, theater actor, filmmaker, at playwright na si Joey Paras ayon sa kanyang pamilya noong Linggo, October 29, sa edad na 45. Ang pagpanaw ni Joey ay inihayag ng kanyang pamangkin na si Shara Shine Sinchon Fabian sa Facebook. "To all of our family and friends, we are saddened to announce that our Tito Joey Paras passed away and joined our creator this afternoon, October 29, 2023 at 5:40 p.m. Unfortunately, his heart wasn't able to recover anymore." Ang pamilya ay umaapila ngayon para sa tulong pinansyal upang matugunan ang mga gastusin sa ospital at libing. "Currently, his remains is still at the hospital's morgue. We need to settle his hospital bills for us to take him home. Our family is knocking at your kind and generous heart to help us raise a fund to cover his hospital bills." Noong 2016, ibinunyag ni Joey na mayroon siyang sakit sa puso. Noong 2018, kinailangan siyang kabitan ng pacemaker. Noong 2020, humihingi ng donasyon si Joey para sa ikatlong operasyon sa puso. Siya ay sumailalim isang heart procedure na tinatawag na angioplasty. Bago ang kanyang apela para sa mga donasyon, ang aktor ay nagpositibo sa coronavirus. Kilala ang aktor sa pagiging mainstay sa GMA noontime show na Sunday Pinasaya, na pinangunahan ni Ai de las Alas, Marian Rivera, Wally Bayola at Jose Manalo. Nag-premiere ang programa noong 2015 at natapos noong 2019. Ang breakout role ni Joey Paras ay gumanap na lead role sa dramedy na Last Supper No. 3, na nanalo ng Best Film sa Sinimalaya Film Festival noong 2009. Bukod sa maraming papel sa pelikula, tulad ng Sisteracas, Mulawin vs. Ravenna, Born Beautiful at ang kanyang pinagbidahan na Becky Kang, ang nanay kong Becky. Naging bahagi din siya ng mga teleserye sa ABS-CBN at GMA. Samantala sa kanyang social media account, ang huling post ni Joey ay noong October 27 kung saan nag-share siya ng Bible verse na mula sa 1 Peter chapter 1 verse 3 New International Version, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.